climb na ano. Bogey na ulit. Wala na. Wala na. Ito na lang. May gusto ko shout out. Shout out sa kasama ko. Pati na tayo. Wala ko inom. Babalikan natin yung lugar kung saan ako na aksidente. Let's go. I'm back. Hindi matulin yung under ko kasi ayan lang mga kapanalig oh. Saka yung gilid do. Namiss ko dito ah. Nakita na naman natin ang aking munting bahay. Good dad bomba. Wow, ayan na. Ah, nakabalik na tayo dito. Vlog is life. Tuloy-tuloy ang ating update. Simula na magbulita. Kasama Sino TV. This is it, pansit mga kapanalig. At eto, saan ako pupunta, hulaan nyo. Pero alam ko namang alam nyo na dahil makikita nyo sa thumbnail nitong aking vlog. Kaya ayan nga, pabalik na ako ng Kalaka. At yan, nakita nyo si Manong. Medyo namumula pa yung mata ko dito. Hindi pala medyo, talagang namumula pa dahil hindi pa ako ganong galing. At pinakita ko lang yung relos ko mga kapanalig na wala lang. Naisipan ko lang itutok dyan. At ayan, pagkatapos sa tricycle, sumakay naman ako ng jeep at tinitignan ko lang yung paligid kung anong meron dahil ngayon lang ulit ako halos nasakay sa jeep. Medyo naninibago. Wow, dahil nga lagi ako nagmumotor, no. Wala pang ganong sakay dito mga kapanalig, kumapansin nyo. Ayan, dalawa lang yung nasa unahan. At maya-maya, syempre mapupunta na ako sa bandang likod dahil may mga sumakay na. At mapupuno na yan maya-maya mga kapanalig. Makikita nyo, 1, 2, 3, ayan na, di ba napuno na. Kaya, ayan, katabi ko si ate at nagtataka sila, akala nila nakakontakt lens ako dahil namumula yung aking mata. At ito, sumakay na ako ng taxi mga kapanalig pagbaba ko ng Arpapa, papuntang Hilpuyat. Mali pala yung diskarte ko, dapat pala sumakay na ako ng LRT, Arpapa hanggang Hilpuyat. Mas mabilis sana, no? Pero okay na rin, nagtaxi ako kasi medyo masakit pa yung tuhod ko. Baka mahirapan din ako sumakay sa sumakay tuloy. Umakyat na hagdan mga kapanalig, basakay ng LRT. Kaya goods na rin. Kaya ayan, tara sa Hilpuyat. Malapit na tayo! Ayan na, nandito na ako at maraming maraming salamat sa taxi driver. Let's go! Mas dadaan ng boundary to? Ha? Boundary? Na may Kalaka? Kala ko kayo. Boundary ako. Okay, so nandito na tayo sa boundary. Hintayin ko na lang si Kuya mga kapanalig, no. Sunduin tayo ng tricycle. Nandito na naman tayo. Babalikan natin yung lugar kung saan tayo na aksidente mga kapanalig. Pero hindi pa ngayon sa ano na, sa paglipas na ng araw. Nandito na wala Kuya at saka ang daddy. Kanina pa kaya? Kanina pa kaya? Bili sana kami kasulina. Wala na? May dala akong 1.5 na ano. Bogey na ulit. Wala na. Wala na. Ito na lang. Samata. Samata na lang. Samata kung kaya natin ano. Ino pa ako ng isang gamot ngayon eh. Bibiling kasulina na si Ogras Cutter. Okay na ba? Hindi, bibiling kasulina. Tara, bili tayo. Iniwana naman yung... May tala ako, may nahugasan ako kanina. Sige. Tara, nasa yung tricycle? Sige, lakad ka lang. Tara, bili muna tayo, tara. Kaya mo maglakad? Oo, kaya na, medyo ika-ika lang. Ayos, maayos na yung grass cutter para maayos na yung mga damo doon sa ano, sa kampanalig. Let's go. Kaya na maglakad, kaya walang problema. May tubig. Ito pala mga ulam eh, oh. Kuha na tayo, pwede na siguro. Yeah. Pero daka bibili lang ako dito.
Dito na kami sa Petron. Ang bilis ko makarecover na. Bilis to. Hindi na ko pa nga pinagpaplanuhan yung naduhuka yun eh. Masala. Ako. Napacheck up mo ba yung ano? Hindi. Malinaw naman yung mata ko eh. Tsaka hindi naman masakit. Oh, kusa naman daw nawawala yan. Malaga lang nawala na yung mga dito. Mababolo yung sugat ko kaya mabilis lang gumaling eh. Ang inaalala ko lang dito ngayon yung ganito. Mahapde pag kumakain. Sugat. Ang laki. Ayan. Pogi na ulit tayo, pogi. Let's go. So, nandun yung tricycle nila sa may ano, sa may tawag dito, sa may mga tindahan doon. Babalik kami. Meron kasing ano eh, meron kasing binaon si Gadele tsaka si Utol na ano, Alfonso. Pero ano pa kasi, meron pa akong isang iinumin na gamot, last na gamot. Medyo masakit pa. Oo, medyo na lang. Sinabayan kasi ng gout eh, pero ngayon okay na. Okay na siya. Huling gamot ko na mamaya. Antibiotic, tapos pwede na ulit. Alright! Ha? Natawa sana si Newton. Bakit? Sabi ko mamayak taan lawan. Di ba sasabunin? Oo, lawan. Ang hirap pa tumawa. Si Kebuye ko eh, di ba nag-live? Oo, kanina. Si Kadede, nasaan? Naliligo pa. Ah, naliligo? Alright, si Kadede. Uy, mala, naligo si Kadede ah. Hindi, joke lang. Sabi ko, alis na tayo. Pre, maliligo pa. Maliligo. Ah, dapat kasama siya. Alright. Ah, sige. Paano ba ito mo, boss? Na ano ako, sa motor. Ah? Ayun. Ah, ano pangalan mo? Arby. Okay, shoutout ah. Nakalay ba, boss? Alright, ah? Nakalay ba? Hindi mo nabalik. Hindi. Ano lang to, recording. Shoutout. Baka may gusto kong shoutout. Baka may gusto ng shoutout. Shoutout sa kasama ko. Pati na tayo. Na uinom. Yun lang. Kaya salamat. Oh, may nakakilala sa atin. Nakita mo tayo sa personal, bangas pa yung mukha natin. Aksidente tayo sa motor eh. Saka ako pantabi. Yun na. Saan ka? So dito. Dito na lang po ako, dad. Ikaw, dad. Hindi, ikaw ang kinabot. Oh, sige, dito na lang ako. Yan. Sabi ka muna. Sabi ka muna. Yun. Tulad na sabi ko, bukas o sa Lunes na siguro, Tuesday, babalikan natin yung lugar kung saan ako na aksidente. Sama natin si Utol o kaya si Kadede para yun lang, meron tayong kasama. Hindi pa ako sobrang okay mga kapanalig, pero mas pinili ko na lang bumalik dito para makapag-vlog kasi naiinip na rin ako dun sa bahay, walang magawa. So dun lang umiikot yung aking vlog. Kaya sabi ko balik na lang ako dito. Hindi naman ganong malamig ngayon dito sa ano, sa Kulaka, sakto lang. Dito na tayo. Tagal din ng biyahe mga kapanalig kasi medyo traffic kanina. Papaalalay na lang tayo.
Huling nagbabalik si Kapanalig, kung saan muntik nang mabawian ang buhay. Right. Let's go. Woo! Ha? Meron naman tol. Na. May na-accident na naman. Oh, doon? Doon na naman? Alam, may na-accident na naman pala doon na naman sa area kung saan kami ano. Na-simple lang, grabe doon. Kaya talagang may nakalagay na doon na accident prone area. Yeah, let's go. I'm home, balik bayan. Yeah, aray ko po. Hello ni. Oh, silipin nga natin yung motor. Konti lang magasgas. Ayan lang eh, kaya sabi ko hindi talaga matulin yung ano ko. Konti lang. Hindi matulin yung andar ko kasi ayan lang mga kapanalig oh. Tsaka yung gilid doon. Tsaka yung gilid oh. Kasi kung matulin ako, baka hindi lang yan ang tama niyan. Baka mamaya napipipa to, nabali. O baka nadurog pa. Ayan lang eh oh. Kaya mabilis din gumaling yung sugat ko kasi mababaw lang. Oh, kasi kung matulin ako noon at maano, nagasgas pa. Naku po. Matindi. Oh, dito na. Una na kayo ng daddy. May ay, si daddy na nagano. Dad, salamat ah. Aka na pa dad. Yan. Tubig. Oh, salamat. Magdadala ako ng sako. Oh, tara. Hello ni. I am back. Ayos na. Medyo masakit na lang yung tuhod. Oh. May huling gamot pa ako mamaya eh. Antibiotic eh. Bukas pwede na. Baka sa Lunes. Ha? Wala lang nag black eye. Oo. Tapos nawala lang yung mga ano ko dito, yung mga sugat. Kakaano lang. Sige, dito muna kami. Ayan lang. Mm-mm. Si Kuya Boy ang kawawa, bali ang balikat. Mm. Kumuna kami Kuya Lin eh. Yan. Si Daddy muna nagbuhat ng bag natin para ayos-ayos. Yan. Dalawang tuhod na tuloy yung masakit sa akin eh. Salamat naman eh, di sobrang napuruhan yung kaliwa, kundi wala na talaga. Mabuti hindi tinawaan yung paano. Oo nga eh. Buwas na naga. Ayos na, buhay pa rin. Pwede na ulit. Akala ko nga may crack yung ano ko, yung dito sa kneecap ko, kasi sabi ko sumasakit ah. Yung pala sinabayan ng gout. Kasi kung ano-ano kinakain ko nung mga nakaraan. Uy, may ano na pala dito, mainit na oh. Talagang pati salawin. Oh. Diba? Pati detas eh. Oo nga no. Hindi madadagit. Pati salawin may ano. Laki sa taas. Aray ko, yung kirot sa kaliwa. Daig pa ako ng daddy ngayon. Daddy, walang nararamdaman sa tuhod eh. Ako meron. Yan. Bumili lang ako ng Pukari kanina sa ano, 7-11. Yan, baba na tayo. Ang pecha natin ngayon ay 20. Sakto, Lunes, 22. Hindi na tiyempo ng ano, ng weekends. Ay, tama. Ah, terot. Na-miss ko yung ano ha, Kampanalig bari. Ilang days lang ako nawala. 5 days dito. Tapos balik na naman tayo nung Sabado. Tahimik na naman ang lugar. Doon sa Nabotas, halos lagi lang ako mag-isa doon sa kwarto. Ngayon dito, mag-isa lang din ako halos. Pero at least nandito na tayo sa Kampanalig. Kasama ko naman sila kuya at si daddy ngayon. Yeah! Woo! Grabe. Kumikirit yung dalawang tuhod ko. Ganito na ba pag mga ano, edad na ganito? Walang exercise na eh. Ah, ilang araw tayo na puro pahiga-higa, nagpapagaling. Ganun talaga. Ganun talaga ang buhay. Pero mabilis na ganyan nakaka-recover ano? Oo, oh, mabilis lang ako nakaano eh. Sa antibiotic siguro yun. Yelo. Sa yelo din. Ang bilis din nabak. Nagulat nga yung mga tropa ko. Ang bilis nabakbak ng mga langib eh. Kasi may pagka-immortal talaga ako. Mortal ba? Immortal. Immortal. Meron siyang May ano ako, healing power talaga ako eh. Mabuti hindi yung nagkuka yun. Madali magkula yun. O sugat. Pero kung may diabetes ako, nako po.
Yun ang mahirap. Uy, kamusta na? Ay, wala pa lang tao. Kami-kami lang din eh. Sige, Daddy, wala pa, na-miss ko rin 'yun ah. Naliligo pa. Naliligo 'yan. Nami ayan. Sa February 14 pala, 13. Oh. Bali 1 month na 'yun nangyari sa amin. Sasakto pa pala ng ano 'yun. Valentine's Day. Na-miss ko dito ah. Nakikita na naman natin ang aking munting bahay. Pahinga muna tayo. Ito. Inaayos ko yung fan. Inaayos pala ni Daddy yung motor. Hindi, tsaka yung fan. Yung ano pa? Yung utility ba? Ay, oh, sige. Salamat, Dad. Yun o, fresh na naman yung ating ano. Nalagyan lang yan ng ano, pinakatansi. Salamat, Dad, ha, sa pagdalambag. Let's go! Pahinga muna ako. Yeah, dito lang tayo. Salamat po sa paggabay. At nakarating ako ng maayos. First time kong ano, mag-commute ng bus papunta dito. Masarap. Relax lang. Pero traffic. Traffic nga lang. Sabi ko nga, kung nakamotor ako, kanina pa ako nandito eh. Aso nga lang. Ang naalala ko, sabi niya, crossing, Tagaytay. Ano ko naalala ko, Sabado, traffic nga pala. Traffic. Oo. Kaya ano, medyo mabagal din. Okay, welcome na naman sa Kampanalig. Mga mahal kong kapanalig. Uy, nagluto pala si Kuy Utol ng baka. Ang hirap palang butin niya, no? Baka na hinuhukay sa ilalim ng lupa. Ang magic kamote. Balingoy ba yan, Tol? Sarap niyan. At saan ka na naman kumupit? Hinatid. Ha? Hinatid. Hinatid? Itong balingoy? Sino nagatid? Ah, Kuya Luni. Bait ni Kuya Luni, ah. Salamat kay Kuya Luni, ang bait ni Kuya Luni. Meron tayong mabait ka sa ano, kapitbahay mo. Tama. Diba, bibigyan ka ng kamoting kahoy. Sarap niyan, Tol. Alright. Uy, malambot yung pagkakakulo ng baka, Tol, ah. Kaya masebo nga, kasi nung umalis kami ni Daddy. Oo. Tama-tama yan. Oo. Nasobrahan ng ano. Oo nga eh. Lambot. Masebo. Kain tayo mga panalig, mamaya papalambutin ko lang. Ilang months namin hindi nagamit yung grass cutter. Tagal, no? Si Daddy lang talaga kasi makagawa niya. Kasi si Daddy lang ang alam ano yung mga likot ng mga ganyan. Kami hindi naman. Sana gumana pa, Dad. Hindi pa ba ano yan? Inamag? Hindi naman, no? Kasi ang Daddy meron nga rin ding grass cutter, di ba? Kaya alam niya yan. Ang ano talaga ng simoy ng hangin dito, fresh the fresh. Ang naamoy ko lang dun sa nabotas, yung sarili ko eh. Pag ano na, hindi ako naliligo. O amoy ano na, amoy pawis na. Wow, naganda pa si Utol ng sausawang. Kaso nga lang, hindi pa pala pwede, hindi pa pwede sa akin yan. Kasi yung sugat ko dito, pag yan na daanan lang ng konti ng anghang, mangiyak-iyak na ako sa sakit. Pero ang sarap eh. Doon nga sa bahay, may dala yung tita ko si Tito Mel, tsaka si Tita Cora ng ano, chicharon. Hindi ko makain-kain eh. Bawal pala sa iyan. Depende. Testing mo nga. Pagulong hapde. Doon na sa pinakadulo agad. Kaso gumagapang yung anghang. Nakakatakot. Pero ang sarap. Oh yeah, kain po. Kain. Dad, kain pa muna. Dad, kain po. Tinetesting lang ni Daddy yung ano. Woo! Ang sarap. Get that bomba! Wow, ayan na! Gumana na! Galing talaga ni Daddy. Nalagay nyo na yung tubo? Yung tubo nalagay nyo? Tubo? Galing ni Daddy. Natesting na ni Daddy. Testing rin natin sa paani ka, Daddy, mamaya pagdating. Tingnan natin kung mabibiyak yung paani ka, Daddy. Galing. Masakit yung paa. Masakit yung paa? Gout din yun. Nakita ko nga mga gamot eh. Tsaka yung mani. Panay. Panay-mani? Naka po. Sinking yan. Simula nung nagkangipin siya. Oo. Panay. Eh kanina ko. Yabang porkit nagkangipin, nakain ang kain ng mani. Ano ba? Paborito. Sabi niya, paborito naman yan. Ay! Binalutan nyo na pala yung ano? Yung mga ano natin? Langka. Silipin lang natin yung binalot nila dito. Ang dami na pala naming tanim na langka.
Oy, meron na pala tayong mga sako. Maraming salamat kay Utol sa pagdaan dun kay ano, kay paring Kanoy. Yan. All right. Ha? Limang balot, tara. Kahit masakit yung tuwa natin, pupuntahan natin yan. Para ma-exercise din, mahirap yung lagi nakatenga. Woo! Ang dami na pala namin ano dito. Langka. Tara. Woo! Baba tayo dito. Shoutout pala sa mga kuya ko dyan. Sa ano, One Camanaba Eagles Club. Yan, saot ko yung aming ano. Club shirt. Yun, ang dami na pala oh. Yung pinakataas hindi pa namin makuha. Ah, hindi pa namin mabalutan kasi mataas yan eh. Pero ayan, nabalutan na oh. Ang dami. Ang tahimik. Nakaka-presko ng utak talaga dito sa Kampanalig. Puro manok lang maririnig ng mga ibon. Babalik na tayo. Kamusta kaya yung bahay? Ganun pa rin naman. Dito nila linibing yung Alfonso eh. Pero hindi ko pa... Oy! Hukayin po namin yun ha. Nakakahiya naman dun sa nagbigay kay sir. Hukayin po namin yun. Saan yung binaon yung tol? Dito? Dito? Dito na? Dito pala binaon yun. Ano yan? Habang nakabaon yan, sinisip-sip niya yung katas ng lupa. At kung ano-ano pa, kaya talagang sasarap siya. Pero sa ngayon, hindi muna namin hukayan dyan muna. Pero ano po namin yan, pag okay na ako, iinumin pa rin namin yan. Pero dito na lang po sa Kampanalig. Nakakaya dun sa subscriber natin na nagbigay sa akin yan eh. Baka sabihin, binaliwala na natin. Maraming salamat po ulit. Akit na! Oh, kain muna tayo ng kamote. Oo nga eh, binaon nyo lang ha. Yeah. Sarap. Nagkakwentuhan kami mga Kapanalig. Naalala ko, nung mga panahon na pumunta pala kami kila Kadede, suman pa lang yung kinakain namin ng lunch. Tapos uminom na kami ng ano, ng matindi. Kaya pala nalasing ako agad. Huwag na natin pag-usapan yun. Ano na tayo? Ibang topic na tayo ngayon. Ibang topic pero babalikan ko pa kung saan ako na-aksidente. O balikan tapos tignan. Yung dugo ko nandun pa eh. Kasi nung tinignan nila Utol, nakita ko yung bakas ng dugo, nandun eh. Kailangan mabalikan yun para... Wala, makita ko lang. Pati yung pinaggulungan ni Kuya Boy doon. Kung maaga ka pumunta, maabot mo pa yung truck doon eh. May na-aksidente din doon. Grabe. Matras, hindi na kaya. Kasi talagang ano yun eh, mga Kapanalig, mataas kasi matarik. Umatras naman, nawala ng preno. Hindi niya kinaya yung ahon. Umatras doon. Yung parang dati na lang nabaliktad din. Ah, may bumaliktad siya? Hindi, yung dati. Mm. Yan ba yun? Yung hindi na kaya yung bagito. Pero ngayon, yung ngayon? Kasi paano niya kakayanin yung truck? May karga siyang bulldozer yata. Yun. Ah, yun din talaga kakayanin kasi ano. Kasi ang daan doon mga Kapanalig, ano yun, di ba, pag ganun. Talagang kukuha ka ng buwelo eh. Simula dito, tutuling ka na noon. Hanggang pataas na yun, kailangan may buwelo ka para makayanan mo. Kahit na mamalengge kami, gamit namin yung tricycle ni Utol, tapos marami kami pinamili. Ganun talaga eh. Ang dami na pala talaga na aksidente doon. Buti, wala pa naman sigurong namatay, wag naman sana. Puro aksidente eh. Puro aksidente lang. Kaya pagdadaan ako doon talagang mabagal lang. Para talagang ano, syempre tuwing dadaan ka doon, maaalala mo yung mga nangyari. Salamat ulit ha sa mga ano, sa mga bumuhat sa akin doon sa ano, pa ano doon sa kay Kuya Boy, papunta doon sa tawag ito, hospital ng Kalaka. Right, si Utol, tinabi lang yung mga sako doon. Alright, magagabi na naman. Oop, uy, sinain. Namiss ko yung mga ganitong ulam dito eh. Yeah. Oh yeah. Alam ko na kung bakit ano, kung bakit sumabay yung gout ko nung nakaraan. Kasi bago ako umuwi, yung kinakain namin dito gulay pero may halong mga tuyo. Ang sarap. Kaya siguro ano, talagang ginout yung tuhod ko. Yan. Okay na. Kinalawang na siya. Pero iano, i-retouch lang namin yan tapos pwede na ulit magamit. Pupunas-punasan. Okay na yan. Ito yung nakaka-miss dyan eh. Oh. Yung mga ganitong halaman. Oh.
yung puno na to na may ilaw at syempre ang kamalig, nakaka-miss dyan. At aming tambayan doon sa taas, ang tulugan. Syempre ang mismong bahay, nakaka-miss, di ba? Gagawa ni Utol, silipin natin. Ah, nagbablog si Utol doon. Nagdidilig-dilig niya naman siya ng mga halaman. At shoutout ulit kay Kuya Jun. Maraming salamat ulit sa pagdalaw sa akin doon sa bahay, pati sa kanyang butihing asawa. Uy, gumapang na. Gumapang na yung alokbati? Gumapang na yung alokbati. Ha? May mga bunga na ba? Pasilip nga, tol. Pasilip na lang natin sa mga subscriber natin ito. Puntahan nyo na lang sa channel ni Utol. At ngayon, na-miss ko kasi ditong lumibot-libot. O, para ma-exercise ang tuhod. Ha? Uy, may bunga na nga, oh. Papakain natin lahat to kaya, no? Hindi na tayo. Oh, hindi na tayo lalayo. May bunga na ba? Oo. Ayun na. Ayun, nagbubulaklak na, oh. Ano ba 'yan? Ah, ito yung kulay green. Ah, ito pala yung siling green, hindi siya yung siling labuyo. Ang siling labuyo ay din sa ibaba. Saan? Ah, ito ang labuyo. Marami na rin bunga. Pero ito yung green. Galing talaga ni Utol. Ayun, oh. Ayun, meron na ang. Pwede ba wakan? Pag magsisigang tayo, pwede na yan. Diba? Ayos. Sarap nyan. Sariwang sariwa. Ito, lalaki oh. Hindi pala, sakto lang. Ayos. At natanggalan siya ng dahon sa ano, sa baba? Oo, pinawasan siya yung dahon. Oo, para tumubo ng maayos siguro. Ah, nakabalik na tayo dito. Vlog is life. Tuloy-tuloy ang ating update. Iba? Walang makakapigil kay Louie TV sa pagbablog. Dire-diretso lang ang daloy ng buhay. Yeah. Siyempre mag-iingat na tayo sa sunod. Mahirap na. Ang daddy inaayos yung mga utility box doon sa loob ng bahay. Buti nandito ang daddy, sinamahan si Utol. Maghintay ka lang dyan, ha. May tamang panahon para mahukay ka. Huwag ka mainip. Yung Alfonso, inayos na ni daddy pala yung ano. Ano yan, dad, overtime? Tapusan na yan, kundi kayo umalis. Ayan oh. Inasikaso na ba? Pasilip ko lang ng konti. Panoorin nyo sa ano, vlog ni daddy, ha. Ang ginawa niya dito. Yan, inano niya lang to. Safety lang. Kinabit na. Kasi inuna ko muna yung ito. Kasi pag ako na itutulak niya, palabang. Kaya dapat nakapix na. Yan. Nilaligyan ko ngayon siya. Oo. Salamat kay Daddy Oms. Pero, ayun, nadali na rin to. Tsaka ito. Dapat pala ito, maharangan din. Kasi pag may umiinom dito, nagsasayawan, baka madali naman dun sa taas. At dito sa baba, gumulong. Dapat pala dito, maharangan para kahit di na madaanan, doon na lang dadaan sa pinaka entrance. Delikado kasi ito eh, oh. Harangan na lang namin ito, mga kapanalig ni Utol. Bukas paplanuhin namin. Marami naman kahoy dito. Para safety na lang din. Ang dami ng itlog! At merong, huwag na natin lapitan, baka may storbo. Merong naglilimlim. Galing. Oo. Pero maganda kasi meron madadagdagan na naman yung yung manok. Silipin lang natin konti. Pero hindi natin inastorboin kasi baka mamaya magtampo, hindi magtuloy yung kanyang paglilimlim. Sensya na kayo, medyo mahapdi pa yung aking labi. Yeah. Ayan kita nyo. Daming itlog oh. Ayan. Tapos naglilimlim yung isa doon. Huwag natin lapitan. Para meron silang privacy. Kaya nga meron silang kulungan para may privacy sila dyan eh. Yeah! Dahil meron na tayong sako, paglipas ng mga araw, sisimula na namin ni Utol na lagyan ng pinaka harang sa gilid para may tambak na namin yung ibang lupa at may patag na yan. Ang dami nating ma-harvest na langka sa mga susunod na buwan. Sarap niyan. Di siya magluto ulit ako ng ginataang langka. Kaso nga lang,
Sabagay, alam ko na gagawin ko para hindi ako maanuhan ng dakta. Yeah! Uy! Akit na tayo sa taas! Para makapag-relax muna, makapag-duyan-duyan at yun nga, makapag-pahinga. Akit mo na ako tol, ha? Doon muna tayo sa taas. Baka may nakalimutan pa akong dalin. Kahirap ng pababa-baba. Okay na, clear na. Magdidilim na mga kapanalig. Yo! Sa sunod, hindi naman pala mahirap mag-commute. Sakto lang, basta taxi ka lang. Ha? Basta nung makasakay doon? Oo. Basta taxi ka lang, tapos pagbaba mo ng bus station, okay na, oo. Upo ka na lang sa bus, maghihintay. Siyempre, depende kung traffic. Tapos yun na yun. Papasundo na tayo sa tawag yan, boundary. Yes. Hindi pa rin dumadating yung order kung ano, yung bar para dito. Hindi makapag-exercise. Ay, eto pala ang ano, challenging dito, yung pag-akyat. Hige, daan-daan lang. Ako, kaya. Yeah. Yan na natin sa lock. Tulak. Open siya sa amin. Oh, yeah. Oy! Na-miss ko dito. Matagal ulit tayong mag-stay. Matagal ulit tayong makakauwi ng Nabotas. Kailangan natin magsipag sa pag-vlog. Yup! My goodness. Saan ang tuwod ko? Alalay, kailangan ng alalay. Oh yeah. Alalay lang, di ba? Sarap. Ilang oras din ako nakaupo dun sa may bus eh. Maduyan muna, sarap. Oh yeah. Oop! Sino yan? Ako. Ayan lang, ayan lang kagandahan sa ano eh. Sa ganyang hagdan kasi alam mong may papakyat eh. Ay, lalagay mo tubig daw. Relax muna ako dito. Alright, pahinga muna. Nadya na ba yung jean? Ako meron na. May tira. Ang daming ano dito. Kanina sa bus o sa biyahe bago ako umalis, pinapakiramdaman ko yung sarili ko kasi baka mamaya may ilo ko bigla. Baka mamaya hindi pa pala ready yung katawan ko noong nabumiyahe. Pero okay naman kasi halos ilang araw na nakalipas. Medyo nahilo lang ako kanina pero hindi naman siya tumagal. No? Talagang inaano ko lang, tinitingnan ko lang baka mamaya bigla akong mag-collapse dun. Eh, no? Okay naman, pwede na talaga. Pwedeng pwede na. Time check lang mga kapanalig. 6:30 na po ng gabi at ayan, halos kay gising ko lang. Pahinga lang ako. Dahil nga napagod ako sa biyahe. Maraming salamat kay Utol kasi dinala niya pa ako ng pagkain dito sa taas. Dito niya na ako pinakain. Love na love talaga ako ni Utol. Yun. Kain tayo. Para makainom ako ng gamot kasi ito na yung ano eh, huling inom ko ng antibiotic. Tapos bukas wala na, Linggo. Yan. Kain. Kain tayo. Sarap. Alinamnam ah. Hapdi. Sana gumaling na to. Ah. Hapdi. Ay, may bumisita. May bisita tayo. Oh, may tiyanak ah. Ay, nandito. May bisita ata tayo. Oh, yan. Ah, sino kaya yan? Pinaka-pogi ba sa atin yan? May naiyak na bata kasi kanina, pre. Uh-huh. Ah, si Guillermo. Ha? Ang pinaka-pogi sa Team Kapanalig nandito na. Ano yung dala mo, pulutan? Ah, si Syria. Kamusta na, pre? Waging pogi ka. Si Syria pala yan. Si Syria. Wow, ang sarap niya. Si Syria.
Alright, nandito si ano, dito ako matutulog. Pogi mo. Dito sa kadede, syempre ang daddy naka-ready na rin sa kanyang tutulugan at si Utol. Pero si daddy mamaya sa ano na yung matutulog sa tent. O, kasi si ano? Oo, kasi malalamigan. Kaya sa tent na siya. Alright. Pwede din sama kami ni daddy sa tent. O pwede, bahala kayong dalawa kung anong gusto nyong gawin. Alright, so gabi na naman mga kapanalig. Mag-outro muna ako kasi mahaba na to. Ay matutulog na kami ni Kadede at si Utol nandun na sa duyan at si Daddy nandun na sa tent. At panahon na para magpahinga. Dahil bukas, alam nyo na, vlog pa din. At kung kakayanin yung makiyat, yung tulad niya sinabi ko, babalikan natin kung saan nangyari yung ano, yung pagsemblang namin ni Kuya Boy. Kaya ayan, abangan nyo yan, no? Maraming maraming salamat mga kapanalig sa pagsubaybay at maraming maraming salamat sa pagsama sa akin sa biyahe mula ng Botas hanggang dito sa pagbalik sa Kalaka. At ayan, thank you so much din dahil nakarating kayo dito sa dulo ng video. Magkita-kita na tayo sa next update. I love you all mga kapanalig. Lagi kayong mag-iingat, pati ako, mag-iingat ako. Bye-bye! Simula na